Are you inclined to, ano ba, ma'am, grant emergency powers? Okay, alam mo, mahirap magsalita ng tapos. Kailangan muna pakinggan lahat. Kauna-una ang hearing ito, malalaman natin ang kalawakan ng kapangyarihan na maaaring maibigay. Hindi ko sinasabing ibibigay, maaaring ibigay ano ang limitasyon nito. Pero malinaw dito, kung meron silang proyekto, kailangan nakasaad dito kung gaano katagal, magkano aabutin, sinong responsable dito. Yun yung ating mga hihingin. At usually, ang emergency powers, hindi po yan lalagpas ng 3 taon. At sapagkat meron po talagang limitasyon yan at sinong pagkakatiwalaan ng Pangulo na maging overall traffic czar kung sino man ang mamamahala dito. Nakikita natin dito ang emergency powers kailangan nila para sa mas mabilis na procurement process. Ibig sabihin, para makapili ng mga kagamitan kaagad o kaya makapag-umpisa ng construction, kailangan nila mas mabilis na approval. Eh kung dadaan pa sa mas masusing, hindi naman natin masasabing masusi, minsan sa isang proseso na napaka-unreasonable, napapagalan talaga tayo. Meron katulad nga niyan, yung mga ibang plaka na nakabinbin pa rin ngayon dahil hindi pinayagan ng COA. Pag mayroong emergency powers at pinayagan na ma-release yan, kagad-agad, maibibigay yan dun sa mga motorista. So may mga bagay na maaaring idulot ang emergency powers, pero sabi ko nga, kailangan nakatutok talaga tayo dyan na lahat ng bidding at ang mga kukunin nilang mga suppliers dapat mailahad sa publiko para hindi tayo pagnakawan at kailangan ay transparent para walang palakasan. Napakarami talagang kailangan gawin na baka nga maaaring mag-isip tayo ng isang sistema na mas mapapabilis natin ang solusyon sa traffic. I think that it's important for us to be assured that we are doing the right processes. And I think meron naman due process na dapat talagang sundin. At para sa amin dito, sa Senado, kaya nga natin pinag-uusapan ng ganito kasusi ang emergency powers kasi delikado talaga na ibinibigay lamang sa isang tao ang kapangyarihan.